Inanunsyo po ng World Health Organization na naitala ang pinakamababang bilang ng mga namatay sa COVID mula pa noong Marso 2020. Hudyat na maaaring patapos na ang pandemya. Kasabay nito, ipinaliwanag naman ng isang infectious disease expert na may iba pang paraan para malaman ng isang individual kung nararapat nga bang tanggalin ang face mask. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol, Rafael Bosano. Rafi, ikaw ay nasa outdoor space ngayon, hindi ba? Pero bakit mo piniling isuot ang iyong face mask? Oh, Alvin, alam mo, pinili kong isuot ang aking face mask dahil ako ay nasa outer space, dahil marami naman para sa akin yung nakikita kong tao sa aking paligid, at marami rin sa kanila ang hindi na nakasuot ng face mask. Kaya kung ako'y maglalakad dito sa kahabaan ng Near Road, ay malaki ang chance ang makakasalubong ako ng isang taong hindi naka-face mask. Yung ganitong klaseng assessment, no, ang hinihingi ng Department of Health sa publiko. Samantala, may anunsyo naman o may magandang balita naman ang World Health Organization kaugnay ng pandemya. Kasabay ng unti-unting pagluluwag ng restrictions sa bansa, inanunsyo ng World Health Organization ang isang magandang balita. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. If we don't take this opportunity now, we run the risk of more variants, more deaths, more disruption, and more uncertainty. So let's seize this opportunity. Base sa datos ng WHO, naitala ang 11,000 deaths sa buong mundo bunsod ng COVID nitong September 5 hanggang 11. Ito ang pinakamababang bilang ng mga namatay na naitala mula pa noong Marso 2020. Dito sa bansa, sinabi ng DOH na patuloy nilang nakikita ang mabagal na pagbaba ng kaso. Nitong linggo lang, mas mababa na ng 7% ang bilang ng nagkakasakit kumpara noong nakaraang linggo. Sa pag-iikot ng news team dito sa bahagi ng Near Road sa Quezon City, kung saan outdoor space na maituturing ang bahaging ito ng isang komunidad, kitang marami na ang hindi na nakamask. Isa na rito si Mark Ryan. Wala pa rin siya ni isang bakuna kontra COVID. Kahit nga po nang bawal yung face, pag hindi nag-face mask, wala talaga akong face mask. Pag may nanguhuli, tago. Pag wala tayong makitang nanguhuli, labas. Ayaw ko lang po magpaturo kasi ramdam ko po sa sarili ko na malakas po ako. Hindi ko po kailangan ng injection po. Kwento naman ng taxi driver na si Marianito, ilan daw sa kanyang pasahero tila hindi na naniniwala sa COVID. Halos lahat na sinasabi ng mga pasahero ko, hindi na raw totoo eh. Parang lokohan na lang daw eh. Sabi ko, hindi, kahit kung lokohan man ang iniisip nyo, sabi ko, mag-face mask pa rin tayo dahil baka nandiyan pa rin, madapuan tayong bigla niya, mahirap. Sa kabila nito, marami pa rin ang pinipiling mag-ingat. Kailangan tignan mo pa rin yung paligid mo, kailangan hindi ka pa rin makakampante. Mahirap na eh, madaling kasama bata, matanda sa bahay. Paliwanag ng infectious disease specialist na si Dr. Ron Jean Solante, may pagkakataong kailangan pa rin isuot ng isang individual ang face mask kahit nasa labas. If you are an elderly, then you have to wear your face mask even in open outdoors, no? Because you are vulnerable. Second, if you have comorbid conditions, especially hypertension, no, mga diabetes, or you are a patient on hemodialysis, if you only receive the primary vaccine series, that's not enough. You'll still get the infection. So it's better that when you will be having the booster, then medyo mas kampante ka, magtanggal ng face mask sa outdoor. No? Bukod dito, mainam rin na piliin pa rin isuot ang face mask ng mga healthcare worker para maiwasan ang posibilidad na mabit-bit sa loob ng ospital ang virus. Sa Maynila, naglabas na rin ng ordinansa ang lokal na pamahalaan sa voluntaryong pagsusuot ng face mask kapag nasa labas basta't hindi siksikan. Ibig sabihin, ang mga outdoor space na maraming tao at mahirap magpatupad ng physical distancing, gaya ng mga tiyangge, fiesta, at sa Quiapo, lalo na tuwing pista ng itim na Nazareno, kailangan pa rin na naka-face mask.
Sa isang theme park naman sa Santa Rosa, Laguna, kapansin-pansin na rin ang hindi pagsusuot ng face mask ng ilang namamasyal. Pero patuloy na hinihikayat ang pamunuan ng theme park ang mga bibisita na magsuot ng mask kahit pa sa outdoor space. Siniguro naman ng Philippine National Police na tutulong pa rin sila sa mga LGU sa pagpapatupad ng masking sa indoor spaces. Alvin, may pakita ko lang sa iyo, no? Dito ang Nia Road ay buhay na halos back to normal na nga dahil nga ito ay magkahalong mga tindahan at mga bahay. Talagang dito na sa labas nagkukumpulan ng maraming tao. Karamihan sa kanila, lalong-lalo na yung mga bata, ay hindi na nakasuot ng face mask. Siyempre, Alvin, ang gusto talaga natin ay marating na natin yung punto na tapos na yung pandemya. Pero mangyayari lang yan kapag nananatiling mababa ang bilang ng mga nagkakasakit. At kung tutuusin, no, simple lang naman talaga magpa-booster at ituloy pa rin ang pagsusuot ng face mask, lalong-lalo na sa loob ng mga indoor spaces. Kung huhuba rin man, Alvin, ay dapat tanungin mo muna yung iyong sarili. Ako ba may uuwian na matanda, bata o immunocompromised? Dahil kung meron, ay alam mo naman talaga kung ano yung sagot. Huwag mo nang tanggalin ang iyong face mask. Balik si Alvin. Rafi, isang tanong lang, nabanggit nung pinuno ng WHO na tanaw na. Sabi niya, di ba, tanaw na ang dulo ng pandemya. Sa tansya mo, mga kailan yun? Next year? Tapos na yung pandemya? 2 years from now? O mga kailan kaya? Well, Alvin, hindi naman talaga sinabi ni Dr. Ghebreyesus kung kailan, no? Pero ang tinanong natin tungkol din dyan ay si Dr. Ronjin Solante. At sinabi nga niya na dahil in-extend yung state of calamity dito sa Pilipinas ng 3 buwan, ay magandang panahon ito para nga i-assess natin, no, kung talaga ang patuloy ng bumababa ang kaso ng COVID-19. Sa ngayon, maganda yung indicator set, no? Yung healthcare utilization rate ay nananatiling low risk. Ganun din yung ICU rate. Kaya kung magpapatuloy ito, ay malamang ay ma-anunsyo na rin, no, kalaunan ang pagtatapos ng pandemya. Pero hindi naman ibig sabihin na tapos na ang pandemya ay pwede na tayo mag-relax dahil nga yung endemic ay hindi naman ibig sabihin na ending na, no, o tapos na, kundi nandito na lang siya sa paligid at kailangan pa rin nating mag-ingat dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot ng virus, hindi na nga lang pasinglala noong 2020. Alvin. Maraming salamat, Rafael Bosano.